Sa pagtatapos ng long holiday break, kalbaryo ng mga pasaherong palabas at papasok ng Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin. Sitwasyon sa PITX at ilan pang bus terminal, tutukan. Pangulong Bongbong Marcos, biyahing Beijing na para sa kanyang state visit. Issue sa agawan ng teritoryo, inaasahang tatalakayin. We will seek to resolve those issues to mutual benefit of our two countries. Mga paliparan sa mga probinsya na naapektuhan ng airspace shutdown, balik na sa normal na operasyon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ilang lugar sa Mindanao, nalubog sa baha dahil sa walang patid na pag-ulang dulot ng trough ng low-pressure area. Hanging amihan, nagpaulan naman sa ilang bahagi ng Luzon. Exclusive ang modus ng umunoy salisigang na tumangay sa halos 1,000,000 pisong halaga ng alahas sa Cavite. Mga kunehong giant ang laki. Gahiganting swerte rin kaya ang dala ngayong 2023? Kuya Kim, ano na? At ang ilang kapuso stars na nagningning sa iba't ibang international awards at film festivals. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsa sa iba't ibang terminal sa bansa ang mga palabas at papasok ng Metro Manila ngayong tapos na ang long holiday break. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, higit 100,000 pasahero ang inaasahang dadagsa ngayong araw. Pinaghahanda na rin doon ang posibleng delay sa dating at alis sa mga bus, lalo na sa pagbabalik ng rush hour traffic sa Metro Manila. Ang sitwasyon sa PITX, alamin natin sa live na pagtutok ni Tano Tingkungko. Ano? Naka-Vicky Ivan, wag nang magulat kung ngayong balik realidad na tayo, saka naman ang muling bulto ng mga nagsisiuwian dito sa PITX. Halo-halo na raw yung mga tao ngayon, yung mga balik trabaho, yung mga nagbakasyon dito sa Metro Manila pa uwi ng kanilang probinsya, yung mga nagbakasyon sa probinsya at pa uwi naman dito sa Metro Manila, at yung mga ngayon pa lang magbabakasyon. Extra special ang naging long holiday break ni Aling Misita nitong nakaraang linggo. Nakasama niya mga anak katapo sa pagdiriwang ng Pasko sa Oas, Albay. Nagbagyo naman sila sa salubong 2023. Namasira ka. Kasama ko yung mga apo ko. Ngayong tapos na ang holiday, uuwi na sila pa Albay dahil balik klase na rin ang mga apo niya bukas. Kaya kahit alas 7:30 pa ng gabi ang biyahe nila pa uwing Oas, tanghali pa lang nandito na siya sa PITX. Mahirap yung mabutan kami ng traffic. Nag-grab lang kami para makarating dito. Di ba rin na maghintay? Sa labas pa lang, pila ang mga papasok ng terminal. Hanggang sa bilihan ng ticket. At sa gate habang hinihintay ang kanilang sakay. Ilan sa mga kasabayan ni Nisita, mag-asawang Sandra at Noel na pauwing Northern Samar matapos magbakasyon sa Las Piñas na una raw nilang luwas matapos ang 2 taon. Ma'am, masaya naman. Pinabakasyon kasi kami nila dito. Kaya lumuwas kami. Hindi naman ba jahe itong araw na ito? Kasi ang daming tao ngayon. Sabayan tayo. Sabay-sabay tayo uuwi. Ganun naman talaga. Basta panahon ng uwian. Sa tala ng PITX, bandang alauna pa lang ng hapon, umabot na sa 85,000 na pasahero ang dumaan sa PITX. 162 hanggang 170,000 na pasahero ang inaasahan nila ngayong araw. Bukod sa yung mga taga Metro Manila nag-uwian sa kanilang mga probinsya, marami rin tayo mga kapuso galing naman sa probinsya na dito naman nag-spend ng kanilang mga holidays sa Metro Manila. So ito naman yung pagkakataon na babalik na rin sila sa kanilang mga lalawigan. Kaya nagsasabayan, no? Nagpapalitan lang yung mga umuwing probinsya, saka yung mga nasa Maynila na pabalik na ulit ngayon ng probinsya. For today and yesterday, arrivals yan. No? Kasi mas marami naman talaga yung bilang ng mga pasahero na lumikas patungo sa kanila mga probinsya. Meron pa rin naman na ngayon pa lang magbabakasyon din. Hindi sila sumabay sa holiday season. Kaya meron pa rin tayo mga naibibilang na mga pasahero na patungo naman sa kanila mga probinsya.
Ang pinaghahandaan ng PTEX ngayon ang posibleng delay sa dating at alis ng mga bus. Hindi lang dahil sa bulto ng mga magsisiuwian, kundi pati na rin sa pagbabalik ng Metro Manila rush hour traffic. Magbaon ng konting pasensya, di ba? Kasi as expected, maraming tao magkakaroon ng konting kasikipan, konting paghihintay, kaya dapat expectin na nila na medyo ma-delay yung kanilang mga biyahe patungong sa Metro Manila and patungo rin sa kanilang mga probinsya. Well, a couple of hours siguro, especially for the provincial trips, kasi as we speak, medyo nagkakaroon na rin ng build-up sa traffic sa Metro Manila dahil balikan na nga sila rito. And yung turnaround time ng mga public utility buses natin, nahihirapan din papasok ng Metro Manila. So nakakadagdag to sa delay ng mga pag-alis nila ulit. So as expected. Sa ngayon, ayon sa PTEX, hindi pa aabot ng isang oras ang delay sa turnaround ng mga bus. Kung marami ang pabalik ng kanikanilang probinsya, pahabaan na rin ang pasensya. Mga pasaherong luluwas naman pa Maynila. Ang ilang pasahero sa Grand Terminal sa Lipa City, Batangas, mahigit isang oras pumila dahil kulang ang mga bus na bibiyahe papuntang Cubao, Ortigas at LRT Buendia. Dumagsa mga pasaherong naghahabol na pumasok sa trabaho ngayong araw sa mga terminal at pantalan sa Batangas, pati na sa Naga City. Napuno naman ng mga motorista ang southbound lane ng NLEX kanina. Paglagpas pa lang ng toll barrier sa Bukawi, Bulacan, mabagal na ang daloy ng trapiko. At Ivan, balik tayo dito sa PTEX sa Parañaque, dito sa aking likuran. Ang isa sa mga departure gate ng mga pasahero papunta sa kanila mga bus, papunta sa kanila mga destinasyon. At sa ngayon, sa mga oras na ito, pinakaramdam yung talagang bulto ng uwian ng mga pasahero dahil karamihan sa mga biyahe ngayon ay nasa alas 7:30 ang alis. Katunayan, sa pinakahuling tala ng PTEX as of 5 p.m, nasa 112,000 passengers na ang dumaan sa PTEX ngayong araw. Samantala, inaasahan naman ng pamunuan ng PTEX na hanggang bukas ng umaga magtatagal yung ganitong bulto ng mga pasahero na umuwi o dumarating hanggang sa bumaba ito sa 120,000 average na kanilang tala tuwing bear months bago pa ito tuluyang bumaba sa off-peak figure na 110,000 passengers a day. Ivan? Maraming salamat, Dano Tingkongko. Gustong maresolba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping ang agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Pangunahin po yan sa mga inaasahang tatalakayin ng dalawang leader sa state visit ni Pangulong Marcos sa China. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Biyahing Beijing, China si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para sa isang state visit. Mahalagang pagbisita ito ayon sa Pangulo dahil ang China ang ating pinakamalaking trading partner at isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng ating official development assistance. Tulad ng kanyang mga nakaraang pagbisita sa ibang bansa, paghikayat sa pamumuhunan at pagbuo ng mga kasunduan ang magiging pakay ng Pangulo, partikular sa larangan ng kalakalan, agrikultura, infrastruktura, enerhiya, teknolohiya at turismo. Pero ang naiiba at mahalagang misyon ng Pangulo sa state visit na ito, nais daw resolbahin ng Pangulo sa pag-uusap nila ni Chinese President Xi Jinping ang umiiral na tensyon kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. The issues between our two countries are problems that do not belong between two friends such as Philippines and China. We will seek to resolve those issues to mutual benefit of our two countries. Ang pagbisita ng Pangulo nangyayari sa gitna ng surge ng COVID infection sa iba't ibang bahagi ng China. Tulad na lang sa pinakamalaking lungsod roon na Shanghai, kung saan punuan na sa ilang ospital. Nagpatupad ng paghihigpit ang iba't ibang bansa para sa mga manggagaling China tulad ng pagre-require ng COVID test dahil daw sa kakulangan nila ng transparency ng China kaugnay ng pagkalat ng sakit. Nagbanta ngayon ng Chinese government na magpapatupad raw sila ng countermeasures laban sa restriction sa ibang bansa na walaan nilang scientific basis. Sa mga nakalipas sa araw, inuulat ang Chinese state media na under control naman daw ang COVID outbreak doon. Sa isang artikulo sa People's Daily, ang official newspaper ng Communist Party, sinabi umano ng ilang Chinese expert na mild COVID na lang naman ang nararanasan ng karamihan. Ang lahat ng miyembro ng bibisitang Philippine delegation dapat fully vaccinated at required magpresenta ng negative RT-PCR test. Isa sa ilalim sila sa closed-loop management kung saan pagdating sa Beijing, agad silang iahatid sa hotel. May RT-PCR test sa hotel, pati sa pagpunta sa mga events sa state visit. Ang pagkain, iahatid sa kwarto ng mga delegado at walang room service. At kapag may nagpositibo, that person cannot join the flight of the president for obvious reasons, right? So
That person will have to wait until he tests negative before that person will go back to the Philippines. Because we also have to protect the Philippines, you know, from the spread of this new variants in China. Bilang pag-iingat pa rin sa COVID, walang pagtitipon kasama ng Filipino community roon na karaniwang ginagawa sa mga foreign trip ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, inilikas sa mahigit 300 pamilya sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na ulan. Binahari ng ilang lalawigan sa Luzon. Posible para magpatuloy ang maulang panahon sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA. Nakatutok si Rafi Tima. Unang Lunes ng taon, rumaragas ang baha ang sumalubong sa mga residente sa bahaging yan ng Tubod sa Llano del Norte. Ma! Manok ni mo! Sa lakas ng baha, tinangayang ilang gamit at napuno ng tipak ng mga bato at putik ang kalsada. Sir! Ang e-trike na ito, pilit pang sinusuong ang baha, pero halos sumuko rin matapos tila itulak pabalik ng malakas na tubig. Kinagabihan, Ray! Halat, arao! Nasa kuan! Nasa sakyan na nun sa babaway! Halat, arao! Sa pilitang inilikas ang mga residente dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng tubig. Ang ilang bahay sa bayan naman ng Baroy, pinasok din ang baha. Ayon sa MDRRMO, higit 300 pamilya ang nananatili ngayon sa tatlong evacuation center. Maulan din sa ilang bahagi ng South Cotabato ngayong hapon. May pagulan din sa Luzon tulad sa Dilasag, Aurora. Pahirapan ang pagtawid ng mga residente matapos magmistulang ilog ang kalsada. Sa bayan ng San Luis, isinara muna sa publiko ang ilang pasyalan gaya ng Ditumabo Mother Falls dahil sa lakas ng agos ng tubig. Hindi rin madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada. Ayon sa PAGASA, ang trough o extension ng low pressure area at ang shear line o pagsasalubong ng malamig na hanging amihan at mainit na hangin mula sa silangan ang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao at Visayas sa nakalipas na araw. Amihan naman ang umiral sa Luzon. Sa sunod ng 5 araw, maulan sa Visayas at ganoon din sa Mindanao dahil sa trough. Sa darating araw, darating naman ulit itong shear line kasi lalakas ulit itong amihan. Ang nagpalalaraw sa lahat, ang nararanasan sa buong mundo na La Nina phenomenon. Pag nag-combined effect yung shear line tsaka yung trough, matinding ulan yun. Tapos may La Nina pa. Ang hindi yung common yung La Nina. Kumbaga, normal condition, pag dumating si La Nina, naging abnormal. Maging itong nararanasang ulan dito sa Metro Manila, dulot din daw ng amihan at ng La Nina na inasahang magtatagal pa hanggang Marso. Pero kahit wala na ang La Nina, ang epekto nito posible pang umabot hanggang Hunyo. Paalala pa ng PAGASA dahil sa madalas na pag-ulan. Saturated ng lupa, sabihin na hindi na kaya ng na sipsipin pa itong tubig. Kahit mahina ang ulan, asahan na yung mga landslide at baha. Ayon sa DSWD, nakaalalay ang ahensya para maghatid ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Sa ngayon naman po, wala naman po tayong magiging problema dahil nakikita natin na sapat naman po yung pondo po ng DSWD. Ayon naman sa NDRRMC, umakyat na sa higit 50 ang napaulat na nasawi habang hindi bababa sa 19 ang nawawala. Patuloy ang paghatid ng DSWD ng tulong sa mga naapektuhan. Sa ngayon po sir, sa estimate, nasa higit 85 million na pesos na po yung atin pong naipapaabot na tulong. Kasama na po dito yung mga family food packs, yung mga non-food items natin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Nagmahal ang manok at itlog dahil kasabay ng pagtaas ng demand dahil sa mga handaan, kaunti naman ang supply nito. At yan po ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Pagpasok ng bagong taon, lumiit na rin ang hiwa ng fried chicken sa karinderya ni Aling Lisa. Batay sa Department of Agriculture Price Monitoring ngayong araw, 180 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. 145 hanggang 180 pesos ito sa parehong araw noong 2022. Yung presyo natin, yung dating malaki, medyo adjustin mo lang ng konti-konti para i-maintain mo pa rin ang presyo.
Ang may bahay naman na si Christine para mapagkasya sa dalawang kainan ng isang kilong manok. Yung may sabaw po ang lulutuin ko. Discarte na lang ma'am, tinola or mechadong manok, ganun. Basta sa makakatipid. Sinasabi nila mataas yung patuka ng manok. Dito sa Pretiel Market sa Maynila, umaabot hanggang 230 pesos ang kada kilo ng choice cuts ng manok. Pero kung pagbabasihan ng price monitoring ng Department of Agriculture, mas abot kaya pa rin ito kumpara sa karne ng baboy na umaabot hanggang 400 pesos kada kilo at baka na umaabot hanggang 480 pesos kada kilo. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, ang mas abot kayang presyo ng manok kumpara sa ibang karne ang dahilan kaya tumaas ang demand para dito, habang bumaba naman ang supply. Ito yung season lang, medyo dahil kung konti yung nag-aalaga ng manok, medyo naubos yung mga inalagaan, hindi ganun karami na yung balance. Kaya namimaintain yung mataas na presyo hanggang after a year. Maging ang itlog na isa sa mga pinakamurang mapagkukunan ng protina, sumipa ang presyo. Sa tala ng Philippine Egg Board, 7 pesos na ang farm gate price ng itlog. Kaya pagdating sa mga palengke, hanggang 9 pesos na ang bentahan ng itlog. Mababa yung supply, mataas yung demand. Nung bagong taon nahirapan kami, nag-shorted kami. Kaya nagsara na lang kami. Per piraso mga 7.50, 7 plus. Ngayon ang pinakamababa, 8 na, 9 pesos. Paliwanag ng Philippine Egg Board, lumakas ang demand sa itlog sa nakalipas na holiday season. Pero hindi naman makasabay ang supply dahil nananatiling mataas ang gastos ng egg producers, kabilang na ang mataas na presyo ng sisiyo at patuka. Itong magpapasko kasi maraming gumagawa ng cakes, leche flan, tumaas yung demand. Mm. Although medyo ilang buwan na yan, hindi naman ganoon karami supply. Yung iba, hindi naman makabalik sa pag-aalaga ng paitlog yung manok kasi wala nang kapitan. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng DA ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Pinasuspindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtataas sa premium rate o kontribusyon ng mga naguhulog sa PhilHealth para matulungan ng mga Pilipino sa problemang pinansyal sa gitna ng pandemya. Ang reaksyon ng mga miyembro ng PhilHealth sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Voluntaryo nagbabayad ang buwan ng kontribusyong 300 piso sa PhilHealth, si Rosalinda Juan. Napakinabangan ko na sa nanay. Yan na ospital siya. 1,000? Oo. Bali, ang naibayad ko, mga 9. Ang kasama ni Rosalinda sa trabaho na si Susan, voluntaryo rin naguhulog sa PhilHealth. Malaking tulong daw ito nang maoperahan siya. Malaking bagay din po ang PhilHealth kasi lalong unang-una nagagamit pagka ng ospital ka. Yung 35 na package sa akin ng doktor, 5,000 na lang ang binayaran ko. Laking tuwa ni na Aling Rosalinda at Aling Susan nang malamang sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtataas ng premium rate o contribution at income ceiling ng PhilHealth ngayong 2023. Alinsunod sa Universal Healthcare Law, taunang tataas ang kontribusyon sa PhilHealth hanggang sa maitaas ito sa 5% pagsapit ng 2024. Ngayong 2023, nasa 4.5% na dapat ang premium rate at 90,000 ang income ceiling. Pero itinigil ang pagtataas nito noong 2020 at 2021 dahil sa pandemya. Pero nitong June 2022, ipinatupad na ang pagtataas at naging 4% na ang premium rate at 80,000 ang income ceiling. Pero sa isang memorandum, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga opisyal ng PhilHealth na pansamantalang ipinatigil ng Pangulo ang pagpapatupad nito, pati ang pagtataas ng income ceiling sa 90,000 pesos ngayong taon. Dahil anya sa problemang pinansyal na hinaharap ng marami dahil sa COVID-19 pandemic. Kung mai-increase din ang sweldo, okay lang din tumaas ang contribution sa PhilHealth. Kaso po, sapat lang yung kinikita pang araw-araw. Huwag na sana itaas pa. Sapat na yung 300. Unlit-lit lang ang kinikita . Dapat 300 pa rin. Sa isang joint statement, sinabi ng PhilHealth at ng Department of Health na kinikilala nila ang desisyon ng Pangulo. Ang premium contributions anila ay kinukolekta ng PhilHealth para mapondohan ang mga benepisyong nakasaad sa Universal Healthcare Law. Kapag nababago anila ang premium rate, may kaakibat itong pagpapalawak ng benepisyo.
Alam naman daw ng DOH at ng PhilHealth na ang pagsususpindi sa pagpapatupad ng mas malaking premium rate ng PhilHealth ngayong taon ay para matulungan ang mga Pilipino ngayon nagtataasan ang presyo ng mga bilihin. Ating lubos na ipapatupad. Wala pong magiging epekto ito sa operations ng PhilHealth. Sa mga bagong benepisyo lamang po, maaaring magkaroon ng adjustment. Pero dun sa mga current benefits natin, wala akong magiging pagbabago. Nakatakdang magsagawa ang PhilHealth ng board meeting ngayong Miyerkules, January 4, tungkol sa isyong ito. Maglalabas na lang daw ang PhilHealth ng anunsyo para maabisuhan ang mga miyembro nito at mga employer. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Bahagyang lumobo ang utang ng Pilipinas nitong November 2022. Ayon sa Bureau of Treasury, nasa 13.644 trillion pesos na ang hindi pa nababayarang utang ng bansa. Tumaas ito ng 0.02% o 3.15 billion pesos mula sa 13.641 trillion pesos na naitala noong Oktubre. Sa utang ng Pilipinas, pinakamalaki ang domestic debt na nasa 9.43 trillion pesos. 4.216 trillion pesos naman ang utang natin sa labas ng bansa. Paliwanag ng Bureau of Treasury, hindi gaanong lumobo ang utang ng Pilipinas dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar. Tuloy-tuloy ang pagplantsa sa mga aktibidad at seguridad na ipapatupad ngayong kulang isang linggo na lang bago ang pista ng itim na Nazareno. Bukod sa mga isasarandaan, 5,000 security personnel din ang ikakalat para siguruhin ang kaligtasan ng mga deboto. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Bago magpandemya, milyon-milyong deboto ang dumaragsa sa Maynila para sa traslasyon tuwing pista ng itim na Nazareno. Pero kahit tila bumabalik na sa normal ang sitwasyon, wala pa rin magaganap na traslasyon sa January 9. Hindi lang yung traslasyon ang diwa ng kapistahan. Ang focus po, lalo tigit, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa halip na traslasyon, Walk of Faith ang isasagawa sa bispiras ng pista, January 8. Magsisimula ito alauna e media ng madaling araw, mula Quirino Grandstand hanggang sa harapan ng Quiapo Church. Tinatayang 3 oras ito tatagal at dadaan sa karaniwang ruta ng traslasyon. Hindi nakasama sa Walk of Faith ang imahen ng puon ng itim na Nazareno. Wala ring andas. Bawal din magdala ng malalaking replika ang mga deboto. Wala na rin ang tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Magkakaroon ng pagpupugay mula January 7 hanggang 10, kung saan may pila para sa mga gustong makalapit sa replika ng puon. Pwedeng humawak, pero bawal humalik. Ginagawa ang mga pagbabago para maiwasan pa rin ang hawahan ng COVID-19. Ini-encourage po natin na talagang isuot nila yung face mask nila because it is a must. Bakit pagka ang gawaing kabanalan ay nababrand na super spreader? Sir, we are not super spreader. We are spreader of faith and devotion to the Black Nazarene. 5,000 security personnel daw ang magbabantay. May mga isasarang kalsada papuntang Quiapo Church at Quirino Grandstand. Pinaghahanda na rin ng publiko sa posibilidad na pansamantalang putulin ng signal ng cellphone bilang security measure. Sa NICA, yung main intelligence agency natin, as of today, wala po tayong namomonitor na terrorist threat sa atin. Malaki man ang pinagkaiba ng gagawin ngayong selebrasyon ng pista ng itim na Nazareno kumpara nung bago magpandemya. Inaasahan pa rin mga organizer na aabot sa mahigit 1 milyon ang makikisa sa selebrasyon mula January 6 hanggang sa araw ng pista, January 9. Hating gabi sa araw ng pista, magkakaroon ng misa sa Quirino Grandstand na pangungunahan ni Archbishop Jose Cardinal Advincula. 24 na misa naman ang gagawin sa Quiapo Church. Naninibago pa rin ang ilang deboto na wala ang tradisyonal na traslasyon. Sana nga po bumalik na eh, para ho mapakita ulit ng mga tao yung pagmamahal nila. Doon po napapakita ng mga deboto, ng mga Pilipino yung pananampalataya. Kaya sabi ko nakakalungkot, sabi ko hindi na yung katulad ng dati. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mas maayos na raw ang mga flight schedule ng mga airline ngayon kumpara sa mga nakarang araw. Pero asahan pa rin ang mga delay dahil may air traffic congestion sa gitna na rin ng maisinasagawang recovery flights.
Mula po sa Naiyan, nakatutok live, si Ian King. Ian. VK, base nga sa abiso ng mga major airlines ng bansa, magta-transition na raw sila sa normal operation matapos ngayong aberya sa Air Traffic Management Center. Pero VK, ang totoo niyan, mayroon pa rin tayong mga kababayan na sa pangalawang gabi ay nanatili magdamag dito sa NAIA Terminal 3 para nga antayin yung kanilang flight. Ang malamig na sahigang higaan ng mag-inang Janet ang pipi at anak na si Yusef mula pa kagabi. Pero dahil bukas pa ang flight nila papagadian, wala raw silang choice kundi maghintay sa airport. Tingnan mo, dito lang kami. Ang lamig-lamig ng sahig. Tapos sariling sikap magbili ng pagkain dyan sa taas. Sa Hong Kong naman, na stranded na dalawang araw, si Renato Mabuti. Excited pa naman daw siyang magbagong taon sa Bacolod para makita sana sa unang pagkakataon ang tatlong taong anak na si Kyle at misis na si Rodeline. Nga lang po, masakit kasi uuwi ka na pero napahirapan pa bago ka nakauwi. Pero okay lang sir, at least nakauwi. Naunsami naman ang bakasyon sa Cagayan de Oro ng Nueva Ecijano na si Ron Samonte. Naka-check-in ang bagahe niya nang malamang kansilado ang flight noong bagong taon. Dalawang araw nang delayed ang schedule niya at pangalawang balik na raw niya sa NAIA matapos magtagumpay sa rebooking. Yung bagod po tsaka yung effort pumunta dito tsaka dagdag gastusin pa po. Hanggang kaninang hapon, marami pa ring tao sa ticketing office ng Cebu Pacific sa Terminal 3. Sabi ni Carmina Romero, tagapagsalita ng Cebu Pacific, walang canceled flights ngayong araw, lima na lang kung maapektuhan ng sama ng panahon. Sa ticketing office naman ng Philippine Airlines ito sa Terminal 3, napansin nating ilan lamang ang mga tao sa counter. Sa mensaheng pinadala ni PAL spokesperson Shelo Villaluna sa GMA Integrated News ngayong araw, nagta-transition na raw sila sa normal operations ngunit may kaunting delays. Para ma-accommodate ang maapektadong pasahero, naglunsa daw sila ng replacement flights pati na extra sector flights. May mga pasahero din daw na nai-rebook sa mga kasunod na flights. Ayon naman kay Carlo Carongoy ng AirAsia, wala rin silang canceled flights ngayong araw. Normal na raw operasyon ng AirAsia counters dito sa Terminal 3 at domestic airport. Sabi pa ni Carongoy, wala na rin daw stranded na AirAsia passengers, lalo't may 12 recovery flights daw ang AirAsia ngayong araw pa Cebu, Iloilo, Bacolod at Davao. Nagkakaroon daw ng minimal delays ng mga biyahe dahil sa air traffic congestion sa paliparan, pero inaasahang magiging fully operational na sila sa susunod na 4 na araw. Humihingi naman ang paumanhin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa aberya na idinulot ng power failure na equipment ng Air Traffic Management Center o ATMC. Titiyak daw ng KAAP ang kaligtasan at mahusay na operasyon at mabilis na kikilos para itama at pagandahin ang air travel experience sa bansa. Sa ngayon, ang mga provincial airports na naapekto ng ATMC interruption ay nagbalik na sa normal operations. Sa ngayon po, the operation no, sa whole country is already back to normal. Ibig po sabihin yan, dumagana na pong lahat at ang ating mga himpapawid ay nakocover na ng ating radar at ng ating communication. As far as CAAP is concerned, tayo po ay merong mga malasakit kits. No po, yan ay binibigay sa mga pasahero. Likewise, tayo po ay nagbigay na instruction sa ating mga area and airport managers to assist the passengers as well as the carriers para po ang ating mga recovery flights ay matulungan natin ang mga carriers. Vicky, hanggang sa mga sandaling ito ay talaga namang napakarami pa rin ano, na tao dito sa NAIA Terminal 3. Marami yung nag-check-in ngayon para sa iba't ibang mga flights nila patungo sa domestic at international destination. At Vicky, marami naman tayong nakausap ano, na mga OFW at iba pa nating mga kababayan na nakapagparibook sila dalawang araw mula ngayon. Kaya yung ginawa ng iba ay umuwi muna para daw makapagpahinga. Yan ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Good evening mga kapuso! Pang-international ang buwan naman akong chika this unang Martes ng 2023. This Saturday na kasi babiyahe pa Hollywood si Dolly De Leon, ang first Pinay na nominated as Best Supporting Actress sa Golden Globe Awards. Ang kanyang send-off party na napuno ng love and support sa chika ni Lars Santiago.
Dolly de Leon, Triangle of Sadness. Hindi naiwasan ng Golden Globe nominee na si Dolly de Leon ang makaramdam ng pressure sa tuwing maiisip niyang umaasa ang mga Pilipino, lalo na ang movie industry, na maiuwi niya ang Best Supporting Actress Trophy para sa pelikulang Triangle of Sadness. Pero ngayon, naisip ni Dolly na hindi siya dapat ma-pressure dahil kung talagang para sa kanya ang award, ay makukuha niya ito. Alam mo, feeling ko parang madi-disappoint ang maraming tao pag hindi. Pero ngayon, nandun na ako sa place na I wanna make the most of this. I mean, minsan lang itong mangyari sa buhay ko siguro. Hindi naman natin alam kung mauulit to eh. So, I'm really just enjoying it. Sa Sabado ang alis ni Dolly pa Hollywood at dala niya ang ilang gowns na ginawa ng ilang Filipino designers. Kung manalo, wala raw siya talagang nakahandang speech. Pero may mga gusto siyang sabihin at for sure, magbibitaw siya ng salitang Pilipino. Pasasalamat ko na wina-welcome na ng Golden Globes ang representation na diverse na ngayon ang casting na hindi lang nakafocus lagi sa isang particular ethnicity. Pangalawa is that kahit na gano'ng kakaliit na tao, pwede kang umangat kung talagang ang focus mo is hindi lang sa hard work pero yung excellence. May dalawang offer na si Dolly sa Hollywood at may mga pamantayan din siya sa tatanggaping projects. Doon ako na-excite yung sa pag-explore ng iba-ibang characters. Pangalawa yung script. Anong klaseng storya ba yun? Meron ba siyang may co-contribute sa society? Pangatlo is yung filmmaker. Importante sa akin kung sino yung katrabaho ko. Pang-apat yung mga actors. Binigyan ng intimate send-off dinner ng Film Development Council si Dolly. Naroon si FDCP Chairman Tirso Cruz III, Direk Jose Javier Reyes, at iba pang kaibigan at kasamahan ni Dolly sa entertainment industry. Thank you for being the actress that you are and being the person that you are. Congratulations in advance. Dolly, if you bring home the Golden Globe, if you bring home the Oscars, that's icing on the cake. The cake is already baked. I'm very touched. Ang sarap. I feel loved. And I wish that everyone can share what I'm feeling now. Here's to you, Dolly. Cheers. Cheers, everybody. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Susunod, exclusive. Ang naging susi sa pagkakaaresto ng mga basag kotse gang suspect. Tips para maiwasang magkasakit. Ngayong uso ang ubot-sipon ayon sa mga eksperto. At birthday girl si Blackpink member Jisoo. Ano kaya ang special na regalo sa kanyang fans? Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Pero sa uli, matagal na palang niloloko. Marami sa inyo, kwento rin ito. Diba nga, it's a prank. Ako ang babaeng muling mag-aahon sa sarili. Samahan niyo akong talunin ang masakit na nakaraan. Humandang mapaibig sa isang magandang dilag. Ito ang pagbabagong bihis ng ating hapon. I am a grown woman. Meron na rin akong mga pangarap at pusong handa ng magmahal. Mag-a-apply po sana akong cook ng mga Ferrel. Paano kung yung taong kinakatok mo ang puso, ayaw kang papasokin sa buhay niya? Kung ilagong sumigaw, sisigaw ako, ay, papasokin ba ako sa puso mo? Pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? This is the first time.
Florence, gumising ka na. Asking if my nose is real. Why wouldn't it be real? If it was plastic, you think it would be flat, maybe melting in the sun? I come back like 2 weeks after and I married her. Right there, right now. I couldn't be without her, so. Thank you for understanding and for being caring. First of all, for loving my family. Enjoy life together with me. That's all I want. Don't stop loving me. I want. Tugis ng mga otoridad ang anim na salaring tumangay ng nasa 1 milyong pisong halaga ng mga alahas sa isang jewelry store sa Cavite. Ang nahulikam na modus, tinutukan ni Emil Sumangil, exclusive. Pumasok sa tindahan ng alahas sa mga suspect noong mga oras na abala sa pag-asikaso ng mga customer ang mga sales lady. Ang lalaking unang pumasok kumanan at pumwesto sa dulo ng estante. Sunod na pumasok ang limang iba pang babae. Pumwesto ang isa sa harapan at pinabingan ng lalaki na makikitang hindi na mapakali habang sinusulyapan ang mga alakas sa estante. Ang iba namang babaeng kasabwat, tinawag ang atensyon ng mga sales lady at kunyari bibili. Dito na sinimulang distrungkahin ng lalaking salarin ang estante at sa loob lang ng ilang segundo, nabuksan na niya ito. Parang meron siya something na mga metal at a third. Parang tinatry niya i-open. So, nakailang attempt siya bago niya na-open yun. Nakakuha po siya ng 4 items, ng bracelet, isang necklace at saka yung isang pendant. Saudi gold po, 18 karat. Nangyari ang nakawan noong December 30, 2022 sa isang jewelry store sa loob ng isang mall sa 13 Martinez, Cavite. Kilala na raw ng pulisya ang mga nasa likod nito. Hindi sila natatakot. Imagine na sa loob ng mall yung establishment. Pero nagawa nilang pasukin. Kami po ay nananawagan sa kung sino man ang nakakakilala at makapagbigay ng informasyon sa taong nasa larawan ay maaaring ipagbigay alam po sa amin. Iniimbestigahan na ng pulis ang kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.
Nag-high na ng resolusyon sa Senado para imbisigahan ang pagpalya ng air traffic control system na namerwisyo sa higit 60,000 pasahero noong Linggo. Sabi ng CAAP, may tuturing na baliktad sa normal ang operasyon ng flights dahil gumagana na ulit ang sistema, pero patuloy ang kanilang imbestigasyon sa nangyari. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. So nandito po ako sa Hanaiya. Kakarating lang po namin galing ng Cebu. And isa nga po pala ako dun sa na-stranded sa Cebu dahil nga po dun sa technical issues. Matapos ang mahigit 2 araw, nakauwi na sa Maynila mula sa Cebu si Jesse. January 1 pa lang, ibinabahagi na niya sa GMA Integrated News ang sitwasyon ng mga stranded sa Mactan Cebu International Airport matapos mahinto ang operasyon ng mga eroplano dahil sa pagpalya ng air traffic communications. Ito po ang Philippine Air Traffic Management Center, isang secured facility kung saan ginagawang operasyon ng CAA para sa pagkikipag-coordinate sa mga eroplanong naglaland at nagte-take off sa mga paliparan sa buong bansa. Nasa loob din ng facility na yan ang tinatawag na UPS o Uninterrupted Power Supply na siyang tinuturong naging salarin kung bakit pumalya ang komunikasyon nitong Linggo. Ayon sa CAA, nang una raw na naiulat sa kanila ang pagpalya sa sistema noong January 1, hindi pa nila alam na UPS o Uninterrupted Power Supply ang problema, pero agad silang nagdeklara ng air traffic crisis. Agad raw nag-troubleshoot hanggang sa nagkaroon ng partial online operation bandang tanghali hanggang alas 2 ng hapon bago muling pumalya. Alas 5 ng hapon nang maayos ang problema at nagkaroon na ng limitadong operasyon. At naibalik na sa 80 to 90% ang flight operation sa mga paliparan sa mga sumunod na oras. Sabi ng CAAP, tanghali kahapon, January 2, bumalik na sa anilay normal ang operasyon ng flight sa lahat ng paliparan sa bansa. Sir, paki-define yung normal? Paano yung normal is, okay, the easiest way for me to define that is bago nangyari ito, we were operating, di ba? So we're back to that stage. We can accommodate yung normal na traffic na 40 movements per hour. Ang tinutukoy ng CAAP na movement ay ang bilang ng mga nakakaalis at nakakaland na eroplano kada oras sa Naiya at sa iba pang paliparan sa bansa. Hanggang kahapon, January 2 ng umaga, 15 kada oras lang ang eroplanong nakakaalis o nakakalapag sa mga paliparan. Ang normal daw dapat umaabot ng 40 kada oras. Sabi ng CAAP kasama sa imbestigasyon ngayon kung bakit pumalya ang UPS at kung alin sa mga equipment sa Philippine Air Traffic Management Center ang dapat palitan na. Nauna nang inamin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na lumang modelo ng air traffic system ang gamit ng Pilipinas kumpara sa Singapore. Definitely advanced yung kanila, no? Pero the system that we have, it is working to have a mas modern na equipment. That is very much desirable. Gustong-gusto natin yan. Pero that is on the works. I believe that our secretary already, alam na niya ang gagawin dyan. No? Of course, it involves safety of everyone. Eh. Pagsisiguro ng CAAP, wala namang dapat ikabahala dahil handaan niya ang air traffic controllers para sa anumang sitwasyon. Naghain na ang ilang senador ng panukala para imbestigahan ang nangyari nitong Linggo. Una-una, why did they not foresee this problem? Pangalawa, kaka-apekto to sa ating tourism industry. Dahil siyempre, dadalawang isip to itong mga turista natin kung pupunta pa sila dito sa ating bansa o hindi. Pangatlo, yung ating mga OFWs, no? Almost around 3,000 mga OFWs ang naapektuhan. Hindi natin alam kung tatanggapin pa sila sa kanilang mga trabaho. Balak ding magsagawa ng imbestigasyon ng House of Representatives. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa mga panahong tagos sa buto ang lamig, uso po ang mga sakit tulad ng ubo at sipon. Kaya payo ng isang eksperto, iba yung pag-iingat lalo pat hindi pa rin tapos ang pandemyang dala ng COVID-19. Ang ilang health tips para iwas sakit ngayong taglamig, alamin po sa pagtutok ni Leigh Alvin. May hypertension.
Dahil senior citizen at may hypertension, maagap daw kumonsulta sa doktor si Nanay Nanita. Gaya na lang nang magkaubo siya kamakailan. Mabutit kumpleto ang kanyang bakuna sa COVID-19 at may dalawang booster na rin. Konting ubo lang. Wala naman pinaswab ako, wala naman. Dito sa center. Wala naman. Binigyan lang ako ng gamot ng alis din. Mahirap na yung pag nagkasakit eh. Oo, mahirap talaga. Lagi naka-face mask, saka yung pag may inubo, lumakalayo. Saka nagpapacheck up kagad ako pag may ubo ko. Bago naman magpasko ng magkasakit ang dalawang anak ni Bella, nakapwa bakunado rin sa COVID. Nagkaroon lang ng ubot sipon. Okay. Yun, tapos siguro dala lang yun ng panahon natin kasi di ba parang bigla ang lumame, ganyan. Eh yun. Super okay naman kasi vitamins lang naman. Uso ngayon ang ubot sipon. Pero kung di maagapan ang iba, nauuwi pa raw sa pneumonia. Yes, it's so common. And in fact, may mga patients tayo ngayon, yung mga vulnerable patients, no, yung elderly, those with comorbidities, admitted. Most of the admissions now are because of pneumonia. And I think it's really because of the flu season that we have experienced December and January. Mahirap daw matukoy kung common colds lang ang sakit o COVID na dahil magkaparehong sintomas gaya ng pananakit ng lalamunan, ubo at minsan lagnat. In the event na meron silang mga ganong sintomas and they are in the vulnerable population, I think mainly it's important to test them for a COVID test para lang malaman kung COVID or non-COVID. Because if it's COVID, chances are baka they will progress to severe pneumonia. But for the rest of the other population, you don't need to test yourself. Ang importante lang, you don't expose yourself to other people. Mula January 1 to December 10, 2022, 117,000 ang naitalang kaso ng mga influenza-like illness sa bansa. 47% itong mas mataas kesa sa parehong panahon noong 2021. At para makaiwas sa sakit, paalala ng mga doktor, magsuot ng face mask sa mga mataong lugar, palakasin ang immune system, kumain ng masustansyang pagkain at regular na mag-exercise. Ituloy rin daw ang maintenance medications kung may comorbidities. Tiyaking may magandang ventilation sa bahay at sa lugar ng trabaho. At huwag kumain ng sabay-sabay kung may iwasan. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves nakatutok, 24 oras. At tutukan, carrots nga ba ang paboritong kainin ng mga kuneho? Kuya Kim, ano na? At nagpakilalang TNVS driver ng molestya umano ng menor de edad. Ilang paalala ng mga otoridad, alamin sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Paano kung yung taong kinakatok mo ang puso, ayaw kang papasokin sa buhay niya? Pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Florence, umising ka na. Bago pa ako natutong magsulat, nagsimula na ang aking kwento. Akala ko, perfecto na ang lahat. Hanggang sa matuklasan ko ang isang bagay na magpapabago sa aking buhay. Sa tingin niyo, ano kayang susulat kong ending? Big dreams. Yun lang ang meron ako. Mula pagkabata, I only have one goal. And no matter how many times I fail, nothing can stop me from fulfilling my dreams. Planetang Terra Erto, sandali na lamang at mararating na kita. Let's vote! Peace! Vote!
Pangmumolestya o manong naranasan ng isang minor de edad na babae mula sa driver ng TNVS na kanyang nasakyan. Ang payo ng autoridad para makaiwas sa ganitong sitwasyon sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Ganito ang kalbaryo ng mga commuter sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Kaya ang iba, pikit mataikanga na sumasakay sa mga taxi at TNVS kahit mas mahal. Pero muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at huwag daw huwag tumangkilik ng color room. Kahapon, isang nagpakilalang TNVS driver ang inaresto ng mga pulis sa bahagi ng EDSA Kamyas matapos ereklamo ng panghahara sa isang babaeng 17 anyos. Nagtaksi raw ang biktima mula Pasay pero bumaba dahil tinagaraw siya ng taxi driver. 800 pesos para sa biyaheng Caesar Boulevard, Pataft. Hinintuan daw siya ng isang sasakyan at nagpakilala ang driver na TNVS driver umano. May tumabi sa kanya na isang Innova nagbaba ng Bindana, dito ka na lang, mag-open ka ng app. So siya, sumakay, kahit hindi pa siya naka-open ng app. Pero nung nasa sasakyan na raw ang menor de edad, sinabihan daw siya ng driver na magme-metro na lang, total mura lang naman. Kaya pumayag daw ang bata na pinasakay daw ng driver sa harapang passenger seat habang nasa biyahe. Minumulestya na siya. Kinakausap siya, pinatanggal sa kanyang mask at nasa bisi na biyahe niya, maganda ka pala, hinipuan siya. Takot daw ang biktima pero hindi siya nakapalag. At nang hiningi pa nga raw ng driver ang social messaging account ng biktima, ibinigay niya ito. Nang makatsyempo, bumaba raw ang biktima at agad nagsumbong sa mga nakita niyang pulis. Chinat daw niya ang suspect sa messenger para magkita sila ulit. Pero may kasama na siyang pulis kaya naaresto ang suspect. Para maiwasang mga biktima, payo ng mga otoridad, hanggat maaari umupo sa likod para may depensa. Picturan ang ID ng driver at ibigay ang plate number ng taxi o TNVS sa kamag-anak o mga kaibigan. Kung kaya, mag-share din ng location sa pamamagitan ng mga app. At hanggang maaari, kung sasakay sa mga TNVS, idaan ang booking sa accredited apps dahil regulated sila ng gobyerno. Mainam din daw kung may kasama, lalo na kung alanganing oras na. At kung sakali man daw na malagay sa alanganing sitwasyon, huwag daw mag-atubiling humingi ng tulong at agad magsumbong sa mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 Oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready dahil magpapatuloy po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang, mataas na ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Mindoro, Palawan, Quezon at Bicol Region. Sa hapon, uulanin na po ang buong Southern Luzon pati ang malaking bahagi ng Central Luzon. May matitinding ulan kaya maging I am ready sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Posible ring umulan sa Metro Manila bukas, lalo na po sa hapon. Maulan din ang halos buong Visayas bukas.
Sa Mindanao, maghapon ang ulan sa maraming lugar, bahagya naman niyang mababawasan pagsapit ng gabi. Ang mga pag-ulan ay dulot pa rin ng trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ayon po sa PAGASA ay mababa pa rin ang tsansang maging bagyo. May hanging amihan din na umiiral sa Luzon kaya magiging maalon pa rin sa ilang baybayin. Samantala, bukas ng madaling araw na ang peak ng quadranted meteor shower. Kung hindi ba ulap sa inyong lugar, pwedeng abangan ang aabot sa mahigit 100 bulalakaw kada oras. Visible po yan sa Pilipinas, liban sa mga lugar na mataas ang tsansa ng ulan, gaya ng Cagayan Valley, Southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Suswertihin kaya ngayong Year of the Rabbit ang isang breeder mula Cagayan Valley na ang inaalaga ang mga kuneho. Gahigante ang laki. Kuya Kim, ano na? Sila ang bibida ngayong Year of the Water Rabbit, mga maliliksi at cute na cute na mga kuneho. Ang rabbit breeder mula sa Cagayan Valley na si Nain, umaasang doble-dobling swerte rin ang darating sa kanya ngayong Year of the Water Rabbit. Lalo't ang kanyang inalaga ang mga kuneho, doble-doble ang laki, mga giant rabbit. Yung pinakamalaki, umaabot sila ng 7.5 kilos. Yung haba, 3 feet. Makikita mo yung haba nila pag humihiga. So yung tinatawag ng Flemish giant, which originated sa Belgium way back 16th centuries. Ito ay brinid for the purpose of meat at yung kanyang fur. At kahit na di hamak na mas malaki ang mga alaga ni Nain kesa sa ordinaryong rabbit, malalambing daw ang mga ito. Masusungit sila sa hindi nila kilala. Pero once na na-introduce mo yung sarili mo, tapos ikaw yung nagpapakain araw-araw, nagiging maamo sila sa'yo. Ang gastos ko dito, yung isang kaban, umaabot ng 10 days. Kuya Kim, paborito nga bang kainin ng mga kuneho ang carrots? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Madalas natin napapanood sa TV at sa pelikula na ang rabbit ay kumakain ng karot. Paminsan-minsan lamang sila kumakain nito. Ang kanilang dapat kainin o paboritong pagkain ay hay, damo o green leafy vegetables. Napakaganda mag-alaga ng mga rabbit dahil napakahaba ng kanilang lifespan. Umaabot ng 12 years ang buhay ng isang rabbit. Alam niyo ba na kayang iikot ng rabbit ang kanilang tenga ng 270 degrees? Kaya napakatalas ng kanilang pandinig. Dahil dito, kaya nilang i-pinpoint kung saan galing ang tunog. Ngunit ang kanilang tenga hindi lamang nila ginagamit sa pandinig, ito rin ay ginagamit nila pang regulate ng kanilang body temperature. Kitten ang tawag sa baby rabbit, baktaman pag ito'y lalaki, at doe pag ito'y babae. Para naman kay Nain, mapa-year of the rabbit man o hindi, patuloy daw siya sa pag-aalaga sa kanyang mga minamahal na kuneho. Pag nakikita ko yung mga rabbit ko na tatanggal yung mga stress, masaya ako pag nakikita ko sila, mas lalo pag nanganganak yung mga rabbit ko. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Slaying at 28, si Korean superstar and Blackpink member Jisoo na nagsiselebrate ng kanyang birthday today. Umaapaw ang love and greetings ng Blinks for one of the Global IT Girls and OG Visual. Trending pa nga online ang hashtag Shining Star Jisoo Day. Di rin nagpahuli ang Blackpink members na sina Rosé, Lisa, and Jenny sa pag-greet sa kanilang Oni. As a gift to her fans, nag-open si Jisoo ng kanyang YouTube channel na Happiness Jisoo 103% kung saan first vlog niya ang kanyang fun experience in London. Beauty with a Heart din ang Korean superstar dahil all proceeds from her channel will be donated. May pa-early birthday surprise din si Jisoo sa Blinks matapos i-anunsyo ng YG Entertainment kahapon ang kanyang preparation for her solo debut this year. Happy birthday, Jisoo! At huwag palampasin! Pagbabalik ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, panawagan ng mga pasahero. At ang naging sandata raw ni Direk Mark Reyes para mas maging makatotohanan ang produksyon ng inabangang Voltes 5 Legacy. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po ng 24 oras. Kasabay ng pagpapalit ng taon ng bagong bihis na drama sa hapon. Kung sino pa yung mga namumuhay ng masaya. Ipakasama ka dun sa viral video? Yung mga simple, pero payapang nagmamahalan. Ginagawa ito ng lahat ng boyfriend and girlfriend. I will make sure na pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Sila pa yung susubukin at pahihirapan. At pilit na parurusahan.
Uy, magagandang dilag. Marami sa inyo, kwento rin ito. Nagmahal ng todo, pero matagal na palang niloloko. Ako ang babaeng muling mag-aahon sa sarili. Kukuha kami ng eggcell sa'yo, tapos ihalo namin sa sperm cell ng asawa mo. Kapag nag-anak na tayo, I'll have more reason to fight this cancer. Kung akala mo na maaagong pa sa'kin si Bobby, nagkakamali ka. I'm sorry, Erin. I'm really sorry. Pinabawi ko na yung asawa ko. Ito ang mga pasabog na siguradong kakapitan na pag-uusapan. GMA Afternoon Drive. Big dreams. Yun lang ang meron ako. Mula pagkabata, I only have one goal. And no matter how many times I fail, nothing can stop me from fulfilling my dreams. Bago pa ako natutong magsulat, nagsimula na ang aking kwento. Akala ko, perpekto na ang lahat, pero ang layo ng expectation sa reality. Hanggang sa matuklasan ko ang isang bagay na magpapabago sa aking buhay. Sa tingin nyo, ano kayang susulat kong ending? Sa Japan fiberglass. So, ang makina nito so far sa ngayon, 50 horsepower. Meron siyang propeller na kaya niyang patakbuhin ng jet car. Sa ngayon, yung jet car, meron siyang capacity na 3, which is normal speed. Pero maximum speed niya, isa lang talaga. Halos 2 dekada ng perwisyo para sa ilang taga San Jose Occidental, Mindoro, ang isang kalsada sa kanilang lugar na lagi raw basa. Takaw disgrasya ng araw, ugot pa ng pagkakasakit sa balat ng ilang residente. Idinulog yan sa sumbungan ng bayan. Tungkol po dito sa baha na hindi po kahit kailanman ay natuyo. Sa tagal po nito, masyado nang malumot yung daanan. Inireklamo ng ilang residente ang Abique Street sa barangay Pag-asa sa San Jose, Occidental, Mindoro. Perwisyo na raw kasi ang dala ng basang daan, umulan man o umaraw. Dati nung hindi pa siminto, nandun po na agos ang tubig papunta roon. Nung siniminto natin ang bakan po doon, ngayon ang tubig bumalik. Kahit tag-araw na po, nakabuta pa rin yung mga dumaraan dito kasi kapag ahon mo sa tubig, ang baho ng paa mo. May mga na-aksidente at nagkasakit na anila dahil dito. Kahit tricycle sasakyan, pag dumaraan po dyan, na babalaho, kailangan pa namin tulungan para lang maiahon. Namaga ang paa ko, tapos hindi na makalusong ng mungkwa dahil baha ka palagi. Rashes daw, infection daw ng sa tubig na dinadaanan dito. Walang ibang hiling ang mga residente kundi maisaayos na ang halos 2 dekada na raw na problema sa lugar. Paliwanag ng lokal na pamahalaan ng San Jose. Marami pong magkakatabing street doon na kung saan yung kalsada nga po ay
medyo mababa yung elevation, ta nagiging catch basin. And besides, wala pa pong drainage system dito. Taon-taon naman ay pinoprograma natin yan. Kaya nga lang, siyempre, limitado naman po yung budget ng ating lokal na pamahalaan. Kaya inuunti-unti lang po natin. Prioridad daw ng LGU na maisaayos ang drainage system sa lugar. Taon-taon anilang naglalaan ng pondo para rito. Malayo yung outfall natin. Pagtatapunan ng tubig. So inuna namin po na implement yung malapit doon sa Labuhan River. Yung Manzanas Road, Ubas Road, kay Mito, talagang binabahad din po yan. Yung na-implement na namin, siguro na sa 40 million na may gate. Kasama raw ang pagsaayos ng Abique Street sa karagdagang 19 milyong pisong proyekto, pero sadyang kulang pa ang pondo. Ang pamalambahan naman sa Samsung ay talagang nagsisikap din po na mapunduan. Kaya lang talagang sinasabi naman natin na hindi pwedeng biglain. Siguro, magpapatuloy raw ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa Barangay Pag-asa para regular na maremedyohan ang naiipong tubig habang naghihintay pa ng pondo. Pinaghahandaan na po ng Commission on Elections o COMELEC ang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Pero bago yan, apela nila sa publiko, magparehistro na ang mga hindi parehistrado at huwag nang hintayin humaba pa ang pila gaya ng nangyari noong eleksyon 2022. Nakatutok si Cedric Castillo. Mga nakasalampak sa kalsada, nakikipagpamorningan, at blockbuster na pila. Ilan lang yan sa mga tagpo noong 2021 sa pagtatapos ng voters registration para sa eleksyon 2022. Kung dati, siksikan at pinipilahan ang COMELEC at satellite registration offices. Ngayon, maluwag pa at walang pila. Kaya payo ng COMELEC, magparehistro na ngayon lalo't kulang isang buwan na lang bago magtapos ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Nilalangaw ang ating mga opisina ng COMELEC as far as registration is concerned. Mamaya na. Until such time na pagtingin, only to find out na magde-deadline na, magla-last day na. We're targeting more or less mga 1.5 to 2 million. Additional registered voters. Sa tala ng COMELEC, hindi pa umaabot sa 400,000 ang mga bagong nagparehistro. Sa ngayon, wala pang usapan ng posibilidad ng extension ang January 31 deadline. Sa COMELEC office na ito sa Maynila, natsyempohan namin ang mag-amang mag-aasikaso ng voter registration. May trabaho kasi okay. Gagamitin sa barko. Kaya sabi muna, kailangan daw pa-rehistro. Pagdating na po yung maaga, pagdating po ng senior eh. Senior na po kasi ko eh. Marami pong pila rito, ang haba. Kaya ng deadline, saka nag-aapura. Pwede rin namang magparehistro sa mga mall. Depende sa inyong distrito. December 2022 dapat nakatakda ang barangay at SK elections. Pero inilipat ito sa Oktubre ngayong taon. Naghahanda na raw ang COMELEC para rito. Before December 31, yung lahat ng mga kagamitan ay na-deliver na sa amin. At the same time, ngayon pong January, sisimulan na muli namin hanggang matapos ang pagpapaprint ng mga balota. Nakabindi naman sa Korte Suprema ang petisyon ng election lawyer na si Romulo Makalintal na gawin ang barangay elections sa Mayo o mas maaga ng ilang buwan. Dati nang sinabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo na kasama ito sa prioridad na madesisyonan ng korte. We agree na dapat hopefully sana mga January ma-resolve na yung issue. Whatever is the decision of the Supreme Court, if it is October, fine, we are prepared by October. If it is May, then fine, we are prepared by May. Gayunman, dagdag na hamon daw ito para sa COMELEC, lalo't may nakatakdang mga special election at plebisito sa ilang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng COMELEC sakali man daw na muli na namang mapospon ang barangay at SK elections ngayong taon. Hindi naman daw masasayang dahil pwede pa rin gamitin ang mga balota na iimprenta ngayong buwan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo nakatutok, 24 Oras. Exclusive.
Sa CCTV footage na ito sa Binyan, Laguna, makikita ang lalaki na bull cap na nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Makikita ang mayat-maya niyang pagsulyap sa loob ng pulang kotse hanggang sa nang makakuha ng tsepo, tuloy na niyang binasak ang bintana at tinangay ang isang bag sa loob lang ng ilang segundo. Nakuha ng CCTV ang itim na kotse na getaway vehicle ng grupo. Nitong December 4, nakunan ang muling pag-atake ng grupo sa Cabuyaw, Laguna gamit ang kaparehong kotse. Tangay naman ang isang duffel bag. Walang kawala rin sa CCTV ang basag kotse ng grupo sa isang commercial area sa Calamba. Nakita natin na yung mga suspects madalas bumibira sila sa mga boundaries at saka mga commercial areas kung saan alam nila na magtatagal yung mga customers at yung may-ari ng sasakyan sa loob ng establishment. Nitong December 29, may nabiktimang abogado ang grupo sa tapat ng isang hotel sa San Pedro, Laguna. Pero sa tulong ng isang tracker device, nagkaroon ng breakthrough ang kapulisan. Kanino po ang Fortuner na ito? Sa akin po. Alam niyo po ba ang mga laman ng Fortuner na ito? Oo. Teka lang. Ano po ang laman nito? Ano po ang laman nito? Inuwan to sa kanya, sir. Sa kanya. Yung kanina. Pwede niyo po bang buksan? Sige, sir. Nang mabuksan ang likod ng SUV. Alin po dyan ang bag niya? Itong brown. Meron pala yung bag niya na AirTag, no? Isa tong device na nag-i-emit ng signal. Unang pumitik yung AirTag sa BGC, no, sa Taguig. And while on our way na kami sa BGC Taguig, nakita rin namin na biglang gumalaw uli yung AirTag. Ito ay mga gamit na recover ng San Pedro Police sa sasakyan ng mga subject. May laptop, may tablet, may cellphone at mayroong siyam na magkakaibang wallet ng kanilang mga biktima. Pero ayon sa San Pedro Police, ang susi daw sa kanilang naging follow-up operation ay walang iba kung hindi ang GPS tracker na ito na kasinlaki lang halos ng isang 5 pisong barya. Ayon sa pulisya, ang tracker daw na ito nakalagay sa loob ng bag ng isa sa mga biktima. Kung kaya't na-track nila ang grupo nang ito'y bumalik na sa kanilang hideout sa Bacoor, Cavite. Naging matipid ang sagot ng 4 na suspect nang amin silang makaharap kanina. Kung sino ang nakuna namin, sana mapatawad nila po kami. Bakit niyo ba siya nagawa ito? Sa pangangailangan lang, sir. Financial po. Dati nang nakulong sa kasong theft at may panibagong warrant of arrest ang magkapatid na aresto dahil din sa pambabasag kotse. Ayon sa San Pedro Police, bukod sa Laguna, nag-ooperate sa Metro Manila at Cavite ang grupo na noon pang 2019 nagsimula sa basag kotse. Kabilang sa kanilang nabiktima ay isang celebrity couple sa Cavite nitong Disyembre. Sa tagubili ng ating regional director, si Police Brigadier General Jose Melenso Nartates Jr., relentless ang ating magiging pagtugis sa mga kriminal na ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa loob man o labas ng bansa, tuloy ang pagiging inspirasyon ni World Chess Hall of Famer Eugene Torre. At sa kanyang mga next move, hindi raw mawawala ang hangaring palaganapin ng chess, lalo na sa mga kabataang Pinoy. Makita mo tayo kay Chino Trinidad. Si Doctor. Matagal nang naninirahan sa Australia ang Pilipino chess master na si Danilo Basobas. Pero ang puso at isip niya bilang isang atletang Pilipino, buhay na buhay at ananatili pa raw. Kaya naman itinaguyod niya ang chess club in every school program sa Pilipinas na layong linangin ang husay ng kabataang Pilipino sa chess. Para makita ng buong Pilipinas na kailangan maglaro na ng chess. Kaya yun ang banner namin, a chess club in every school in the Philippines. Isa sa mga unang hinatak ni Kadani sa kanyang programa ay ang kapwa niyang produkto ng Murphy High School sa Cubao. Ang World Chess Hall of Famer na si Eugene Torre na patuloy na itinutulak ang pagpapalaganap ng chess dito sa Pilipinas. It's never ending, you know, yung desire mo. Never mawawala yon kasi andyan yung mga kabataan eh na dapat i-protect and i-promote natin for not only for the good of the community but for the good of the country. Tubong kalookan naman si Alfred Ong na itinaguyod ang chess pala sa California. Para sa 57th American Chess Championships, inimbitahan niya bilang panauhing pandangal si GM Torre para rin makalaro ang mga kabataan sa Amerika. I'm very proud
that I was able to realize this dream to have our own grandmaster to meet. It's very touching. Hopefully next year, for the kids, for the youth in our country, meron silang nakikita na future na they can develop. Sa Pilipinas man o sa Amerika, iisa lamang ang nasa puso at isipan ng Asia's first grandmaster. Of course, matutuwa tayo kung makadiscover tayo ng mga brilliant player, lalong-lalo na mga bata. Pero ang mas importante sa akin ay yung mapopromote na attribute sa paglalaro ng chess at gusto ko i-apply sa buhay. Isa sa mga attributes na tinutukoy ng first Asian male na mapasama sa World Chess Hall of Fame ay ang think well before you make a move. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad Acututo, 24 Oras. Reality. Ganyan inilarawan ang mabusising paggawa ng Mega Robot maging ang mismong istorya ng live-action version ng Voltes 5 Legacy. Research and innovation nga raw ang naging sandata ng proudly Pinoy at tatak na puso serye ayon sa director nito. Yan ang chika ni Nelson Canla. Bawat bahagi ng katawang bakal. Let's engage! Come in! Nang Mega Robot, ginawang makatotohanan sa live-action version ng hit anime series na Voltes 5 Legacy. Ang bagong bihis ni Voltes 5, bunga raw ng maraming taong pag-aaral at makabagong teknolohiya. It took a lot of engineering for Riot Inc. to develop that robot that is plausible to move that way. But once you try to make something realistic and that people will believe in, there must be some mechanical truths to it that you really believe that the five machines really bolted in. Proudly Pinoy at proudly Kapuso. Ang first and only live-action series na tatalakay sa minahal nating anime series. Sa pagbabalik ng Voltes 5 sa telebisyon ngayong taon, mas maiintindihan daw natin ang tunay na kwento sa mga buhay ng mga karakter. Be safe. Steve, Big Bird, Little John. Tulad ng love story sa pagitan ni na Steve at Jamie, played by Miguel Tan Felix and Isabel Ortega. Believe me, it is not a distraction at all to the main storyline of Voltes 5. It is one of those flavors that is going to be enjoyed by the teenagers who watch this. Imagine mo, you're in love with someone and you're fighting. Do you risk her life? And then there is this deeper love story between Sandra, her blind devotion to Zardos, that the adults will also, you know, enjoy. We're trying to tell a human story, you know, and love has to be there. Bakit may love story? Because we're not doing the anime. We are doing something much bigger. Maraming challenges sa storyline na pupuno sa 80 episodes ng serye. Pero siniguro ng produksyon ng Kapuso Network na makatotohanan ang live-action series na Voltes 5 Legacy. So Seth Bactoler was very concerned that we are putting a young boy in the pilot seat to become a fighter to defend the world. You know, these days, all the mothers are going to freak out if that, you know, if we allow such boy to do that. We had a whole story of him not being part of the Voltes team in the original. And we tell a story how reluctantly the mother, Meredith Armstrong, allowed her son to be part of the Voltes team because it was his destiny. Tandaan niyo, sa atin nakasalalay ang buong mundo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nalalapit
na ang pagsisimula ng panggaan ng matitinding singers ng bansa. 25 of the greatest and the brightest are in. 5 more are out to realize their dreams. And to complete this season's Top 30, meet Alain Gatdula from Tarlac. JV Rial from Batangas. Keith De Guzman from Pampanga. Jemmy Picardal from Pangasinan. And to complete our top 30, Shindy Madrazo from Davao de Oro. The wait is over. All set, Clash Nation! Let the clash begin! Nagmahal ng todo, pero sa uli, matagal na palang niloloko. Marami sa inyo, kwento rin ito. Diba nga, it's a prank. Ako ang babaeng muling mag-aahon sa sarili. Samahan niyo akong talunin ang masakit na nakaraan. Humandang mapaibig sa isang magandang dilag. Ito ang pagbabagong bihis ng ating hapon. Sa in vitro fertilization, kukuha kami ng egg cell sa'yo, tapos ihahalo namin sa sperm cell ng asawa mo. I'll have more reason to fight this cancer. Kung akala mo maagong pa sa'kin si Bob, nagkakamali ka. Tinabawi ko na yung asawa ko, Alexa. Ang squatter mo talaga, no? Squatter? Na malandi. Ang pinakamatinding kwento ng agawan, The Seed of Love. Home bayan tayong muling tututok. Ayan yung head, and ito yung katawan. Look at this. No, pansin kasi laki na ng hita ito. Okay, guys. Okay, nakakay. Hila. Okay, duct tape, please. Duct tape. Pimi. Ayun, oh, yung mga ipin niya iba, bali-bali na. Look at this, oh. Itong tooth niya na ito. Kaya pala namamaga itong area dito. Siguro, sinugod niya yung cage and then nabali. We are going to use an absorbable suture material, itong Vicryl, no? So that wala nang need para bumalik. Oh, dalawa! Ano sa tingin nyo? Dalawa eh! Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang dalawang lugar sa Cagayan kung saan tatlong residente ang nagpositibo sa anthrax. Nakatutok si Mark Salazar. 125 na individual sa Cagayan ang na-trace ng DOH na kumain sa dalawang kalabaw na namatay sa sakit na anthrax noong Disyembre. 26 sa kanila ang nagkalagnat, sumakit ang tiyan, nagsuka, sumakit ang ulo at nangati. 3 sa mga nag-swab test ang nagpositibo sa anthrax. Pero magaling na silang lahat. Kaya't idiniklara na ng DOH na controlled ang health event na ito kung tawagin ng Epidemiology Bureau. Pero nagpapatuloy ang banta ng anthrax na isang uri ng bakterya sa hayop at sa tao. Sabi ng Bureau of Animal Industry, 90% ang mortality rate nito sa mga hayop na kumakain ng damo sa mga lupang nakitaan nila ng anthrax. It's endemic only in Region 1 and 2. So, karaniwan yung, kasi may Cagayan River sila during flooding.
nag-spread yung mga spores. Spores ng anthrax. Hindi patiyak ng BAE kung bakit nasa Region 1 at 2 lamang ang anthrax at paanong nakarating ang bakterya doon at nanatili. Sa ngayon, doon nakatutok sila para maiwasan ang muling pagkalat ng sakit sa hayop at maipasa ulit sa tao. Yung BAE po ay gumagawa ng anthrax vaccine to prevent the disease infection. We have a target of 15,000 doses, which is enough for their needs or requirements sa region. Ayon sa DA Region 2 bilang parte ng biosecurity protocol, naka-quarantine pa rin ang dalawang lugar sa Cagayan kung saan natuntun ang anthrax, bagamat wala ng bagong kaso ng sakit. Ang pinag-iingatan ng BAE ay yung makalabas ang anthrax doon at kumalat sa ibang rehiyon na parang ASF sa mga baboy. Mahalaga raw ang pagbabantay mismo ng mga taga-Cagayan para sa maagap na responde kapag nagpakita ulit ang mga sintomas ng anthrax sa kanilang alagang hayop. Nilalagnat, tumataas na temperatura, labis na kasiglahan kasunod ng panghihina, tapos nahirapan huminga yung hayop, tapos nagko-convulsion na po sila. Tapos death, magkakaroon ng oozing of blood sa bawat ports ng audible. Sa nose, sa mouth, sa ears. Huwag din daw pang hinayangan ng karne ng hayop na namatay sa anumang sakit. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan ng pulisya ang dalawang persons of interest sa pagpaslang sa isang negosyante at modelo sa Davao City. Nagsalita na rin ang isang mataas na opisyal sa militar na idinadawit sa krimen dahil sa isang lumang post ng biktima. Nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakadapa, duguan at wala ng buhay ang negosyanteng si Yvonette Plaza sa labas ng kanyang bahay sa Davao City. Ayon sa pulisya, binaril si Plaza noong December 28. Sa lumabas na screenshot ng bahagi ng isang CCTV footage, makikita si Plaza at dalawang naka-full face helmet. Ang isa sa kanila, tinutukan ng baril si Plaza. May dalawang persons of interest na raw ang pulisya. Medium build, more or less nasa 5'4 or 5'6 yung height. At that time, nagsuot sila ng sublimation na sweatshirt. Considering the fact na based sa kanyang mga post doon, mababasa mo naman na if they are not relatives yung namatay, magkaibigan talaga sila. Ang isa pang person of interest, nakaalitan umano ni Plaza, na dali raw niyang inireklamo sa Police Station 9. Isinantabi rin nila ang anggulong robbery, pero patuloy nilang iniimbestigahan ang kumakalat na impormasyon na may kinalaman umano ang isang mataas na opisyal sa kaso. Kumalat online ang screenshot ng isang dati umanong post ni Plaza kung saan pinangalanan niya ang isang Jess Durante na nambugbog umano sa kanya. Sa isang mensahe, sinabi ni Brigadier General Jesus Durante III na kaibigan niya si Plaza. Idinawit daw siya sa nangyari kay Plaza dahil sa kumakalat daw na post na ginawa noong April 2022, pero kalaunay inalis rin daw ni Plaza at sinabing hindi daw siya sinakta ni Durante. Nalulungkot daw si Durante sa nangyari kay Plaza at siya mismo naghahangad ng hustisya. Gumawa na ang pulisya ng Special Investigation Task Group para dito. Nananawagan din ang pulisya na makipag-ugnayan sa kanila ang may mga impormasyon sa kaso. Hawak na ng pulisya ang mga cellphone at gadget ng biktima. Nais nilang maresolba ang kaso sa loob ng dalawang linggo. May 1,000,000 pisong alok na pabuya ang Davao City Police para sa pagkakaresolba ng kaso. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao at GMA Integrated News, Kent Abrigana, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong unang Martes ng 2023. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.